The earth mourneth and languisheth, Lebanon is ashamed and hewn down. Sharon is like a wilderness, and Bashan and Carmel shall shake off their fruits. Now will I rise, saith the Lord. Now will I be exalted. Now will I lift up myself. He shall conceive chaff, he shall bring forth stubble, your breath as fire shall devour you. Hear ye that are far off, what I have done, and ye that are near, acknowledge my might. The sinners in Zion are afraid, fearfulness have surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with an everlasting burning fire? Who among us shall dwell with everlasting burnings? He that walketh righteously and speaketh uprightly, he that despiseth the gain of oppressions, that shaketh his hands from holding of bribes, that stopped his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil. He shall dwell on high, his place of defense shall be the foundations of rock. There shall be given him, his water shall be sure. Thine eyes shall see the king in his beauty, they shall behold the land that is very far off. Thou shalt not see a fierce people, a people of a deeper speech than thou canst perceive, of a stammering tongue that thou canst not understand. Look upon Zion, the city of hearts of holiness, and I shall see Jerusalem a quiet habitation, a tabernacle that shall not be taken down. Not one of the stakes thereof shall ever be removed. There the glorious Lord will be unto us a place of broad rivers and streams, wherein shall go no galley with oars, neither shall gallant ship pass but thereby. For the Lord is our judge, the Lord is our lawmaker, the Lord is our king, he will save us. Thy tacklings are loose, they could not well strengthen their mast. They could not spread the sail, then is the prey of a great spoil divided. The lame take the place. Sabay-sabay. And the inhabitant shall not say, I am sick. The people that dwell therein shall be forgiven their iniquity. Let's pray. Lord, salamat. Siyang makasalita, we pray na kayo pong pala. Hindi na namin itong medyo mayroon pinyo din na passages, Lord. Kayo pong magturo sa abit, Panginoon, kung paano yung dapat gawin sa mga gandong bagay, makikita namin. Medyo, ano kami ngayon, malalim. But just the same, kayo po'y nagpapala, kayo po'y nagtuturo. So, tiwala lang kami sa inyo, Lord, and claim, hindi namin yung kabagay na talaga. Alam po, Lord, masalamat sa ginagawa sa aming buhay. But, masalamat sa aming bilang din, Panginoon, bawat isa yung patuloy. Mahal yung salita at alamin, gawin ang kalooban. Ako po Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Ako po na po. Gusto nga madali. Kasi alasing ko na pala eh. Okay, good evening po sa lahat. Good evening po. Title po natin kung ano nandito sa verse 22, no? Very famous verse to. Kung di famous sa inyo, ngayon alamin nyo na. Hindi ako bisaduhin. 33:22, for the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king. He will save us. Ang dali, di ba, mga bata? Title natin ngayong gabi, the Lord is our judge, lawgiver, and king. Ano na lang. Okay, so mamaya, malalaman pa natin yan. Pero hindi, ang salit, sabihin ko na. Ano? And then, pero bago yun, review lang natin yung last four, no? So, the blind shall see out of obscurity. Naalala niyo yun? Minsan may mga hindi magaling malabo yung mata, either hinalintulad yung sa mga unsaved, makakita sila later pag sila yung naligtas, or even yung mga hindi masyado nakakaunawa, yun yung pangako, no? Gusto natin yun, positive yun. And then, the same reference sa mga mananampalataya,
a beacon upon the top of a mountain. Matthew, ano din yan? Kalimutan ko agad eh. Matthew 5:7 na tayo. Yung candle upon the candlestick. Alam niyo yan? Then light sa... Let your light so shine that they shall see your good works and glorify Father which is in heaven. So ganoon po yan. So para tayong pag-asa, pwede tayong signal, pwedeng sa nag-iilaw. At kung naalala nyo, yung konti lang yun, hindi yung kailangan marami. Parang ilaw, kailangan ilang ilaw ba? Ito medyo maraming ilaw na dito kasi marayaman yung may-ari dati. Pero buting eh, mahina na yung sa kuryente yung LED na. Mahal naman, pero mahina sa kuryente. Anyway, sa isang room na madilim, ilang ilaw kailangan mo? Depende kung gaano kalilaw gusto mo, di ba? Kaya nga yan, marami. Pag gusto natin maliwanag, maraming liwanag. Maganda naman talaga. Amen? Pero sabihin ko lang, ilaw, kahit isa lang yan, maliwanag pa rin. At least, di ka na makitisod. So, kaya hindi tayo dahil nagtataka. So, parang, so, konti natin dito, yung iba doon, dami-dami, nagisiksika, nagpa-traffic pa nga. Kulto sila, pero hindi ko ka magulat. Amen? Ganun yung prinsipyo dyan eh. So, beacon. And then, trust in the Lord, not on mere numbers. So, ganun na naman. So, minsan, mas marami nagagawa kahit saan po, kahit sa bahay minsan, kahit sa opisina, minsan, konti lang gumagalaw minsan, iba pa, ano lang. So, dapat lahat gumagalaw. Pero, minsan, ganun. Sapat na magpalain minsan yung isang lugar kahit konti ng Kristiyano. Pero, mas maganda kung marami. At tapat. Amen? And then, last week, a king shall reign in righteousness. So, of course, reference siya kay Jesus or end times. Ayun, napaganda. So, ngayon naman, actually, yung tema na naman ngayong gabi, medyo common na. Okay ba kayo? Amen. Utang lang ha, ganyan talaga. Study time. Doctrine time. Subukan kong magpakaano. At hindi ka nantokin. Amen? Aso ako inantok eh. Medyo. Magpunta mamaya. Anyway, so yung title nga natin, no? The Lord. So, yung tema common sa Isaiah, tsaka sa Bible, yun nga, meron laging dalawang kasi ng tao. Amen? Yung husgahan, and then yung pagpapalain. So, hindi ibig sabihin lagi na separate siya. Minsan kahit mga ligtas, naglolo ko din, di ba? And then, sabihin ko na nga sa inyo yung kwento. Bira, nasa utak ko, hindi gumaalis sa street, ganyan. So nga, yung isang sikat na pastor, yung anak niya, loko-loko pala. Malay ba natin, di ba? Eh, pero adult na, lumabas na. Saka, iba ko pa, nagtatanim ng galit pala sa magulang. Tapos, alam niyo naman sa panahon ngayon, YouTube pa. O siyempre, inaano na naman sila, pinapukul na naman. Pero, tinitingnan ko, spoiled ba yung batang yun? Pagkaloko din. Kaya nga, napansin mo ba Stephen? Kaya naalala ko Stephen. Stephen, nagtatanim ng galit sa akin to. Kaya, ngayon ako nung ina. Okay ka ba, Stephen? So, actually, kahit ganun. Actually, saka ibang mga si Raulo din doon, mga dating member, may galit sa pastor. So, pinagtutulungan nila, pero in-evaluate yung situation, mukhang ano na, talagang tinitira lang kasi ginagamit sila ng Diyos. So, ganun. So, tayo, kaya nga minsan, sabi nga ni Pastor, maganda, konti lang. Yung siyadong sakit sa ulo. Pero syempre, hindi mo naman gusto nang manatili tayong konti. No? Anyway, nabanggit ko yun kasi kahit mga Kristiyano, minsan nandito ka, parang ganun yung anak nila eh. Yun ang nakikita natin doon, si Raulo, pero... Actually, sa alip na magpasalamat na lang siya kasi naging stricto daw sa kanya eh. So parang pagka-evaluation nga parang ano eh. Yan, hindi nag-mature ng gusto. Pero actually magaling sila sa ibang bagay. Magaling, matalino. At pag in-evaluate mo kaya sila ganun dahil sa nanay-tatay nila. Pero yan, tanim sa mga loob, nakakalungkot. So minsan kahit yung mga Kristiyano dito sa hindi maganda. Pero pwede ka pumunta dito. Ayan, kaya manalangin ko nga sa kanila, sabi ko sana, maging blessing, magkaroon ng reconciliation, di ba?
kayong pamilya kayo, bakit kayo papasira sa ibang tao? So siguro nga tinitira sila yung tiyunti, kaya yung mga anak ng pastor, panalangin nyo rin. Amen? Nangyari yan. Kaya nishinare ko din ng konti doon. Nakita natin yan. Kaya nakaka-ano rin, nakaka-relate tayo doon. Pero ayokong makarelate ng tunay na relate. Ha, Stephen, ganyan. Ayan, so... yan, so ganun ang tema dito. Alam nyo naman, Jerusalem, yung mga Jews, sila yung chosen people dati, may mga sumusunod sa kanila, pero ultimately, hindi, pinalitan sila kasi titigas ng ulo. May natirang remnant, okay, yung mga tunay na mananampalataya. Kaya ganito yung tema na naman ngayong sa chapter 33. Kaya okay, malilito. Ngayon, mga hindi nyo nabasa kanina, ano yun? Solemnity. Kaya makikita natin yun sa mamaya kasi kahit sa panahon natin ngayon, amen, punta na tayo doon. Okay, so tumsaya natin ha. So, negative muna to, and then positive, negative, positive. Yan po yung chapter na to. Sabi dyan, woe to thee that spoilest. Ito na yung spoilest. Panis. Sa ngayon niya. Pero dito sa Bible, laging madalas ito yung nang aape. Gulpihin kita, kunin ko yung ano mo, cellphone mo. Parang ganun. Ganun yung tema sa kanila dati. Pag gera, may talo kita, akin na lahat ng ano mo. Diba kasi talo ka eh. Iyak ka na lang or patay ka pa ganyan. Sabi dito, may tinutukoy siyang tao o grupo ng tao na parang, di ba, sumpa ka, parang wow eh. Kapigatian sa'yo. Pag ikaw daw ay nang spoil, sabi natin nang bubuli, naganakaw, and thou was not spoiled. Medyo may contrast dito, kaya matindi dito eh. Ikaw, hindi ka nang binubuli, tapos ba't nang bubuli ka? Karamihan ng bubuli, binuli yan. Gumagante in a way dun sa iba. Okay, again, mali yun ha. Pero in a way, maiintindihan mo pa yung bully, kaya bully kasi binuli siya. Again, di tama, pero madalas yun. Kaya huwag niyong gagawin yun. Pwede niyo namang ihinto yun sa inyo kahit binuli ka, pero maging mabuti ka. Okay, ako naging nang-asar din ako dati kasi nang-asar ako eh. Kaya naisip ko, ba't ko kailangan sundin yun? Kailangan gawin sa iba, di ba? So, hindi mo kailangan gawin niya. Anyway, ito daw, hindi siya na-spoil, pero siya yung nang-spoil. And dealest treacherously. Ang hirap ang basahin yan. Treacherous. Pag sinabing treacherous, ano yan? Treacherous. Sinasabi lagi niya kay Judah, di ba? Parang taksil. Okay? Basta wicked din yan. Treacherous. Malamang, madalas ganun. Parang taksil. O, ginawang ka ng mabuti. Gagawa mo na masama, parang yun nga, yung isang anak ng pastor, ganun. Matindi. So kaya, and they dealt not treacherously with thee. So hindi kanila ginawa ng masama, gagawa ka ng masama yung iba. So matindi, di ba? Ano mangyayari doon? By the way, very ano to, sa Bible, very common din, kahit sa inyo. Huwag kayong gagaya. Kung na inasal kayo, ninakaw kayo, nanakaw ka rin. Huwag. Okay? Pero ito nga, even worse to. Kasi hindi siya ginawa ng masama, siya pa yung gagawa ng mala. Sino kaya yun? Hindi natin. Nasabi niya, when thou shalt cease to spoil, ito naman, na, siguro naisip niya, hindi na ako mga ape. Medyo magandang, ano, di ba? Pero sabi dito, thou shalt be spoiled. So, ang laki ng contrast eh. Kaya ganun din mga bata, ngayon pa lang, huwag nyo nang isipin na mga api kayo, nadaya ko, saka na lang magsisisi, pag laki ko, hindi ko na gagawin yun. Eh, paano kung tinandaan ka ng gusto, talagang gusto kang, natandaan ka din ibang tao? Paano na? Saka agagantihan. So, medyo malungkot na ano eh, parang ang irony ang tawag dyan eh. Nagbago na akong digwagos, saka sa'yo ginawa. So obviously, pwede naman tayong hilingan sa Panginoon niya. Kung sakaling may ginawa talaga tayong mali, pwede yun, I believe. Pwede mong pag-ano sa Panginoon yun. Pero kung sakaling niya parusahan ka pa rin, tanggapin mo. Amen? But anyway, again, ito yung sumpa niya dito. No? They shall deal treacherous with thee. So ngayon, kaya yung verse 2, medyo kumambyo siya. Ang pinaka-point ko pala dito sa point na, sa verse 1, mag-ingat tayo, parang yung last Sunday, no? So dahil may nagawa tayong kasalanan, sa palagay nyo, ang Diyos kaya nagpapatawad ba? In a way, yes. In a way, no. Tatandaan niya yan. Kasi sinasabi sa Bible, nakakalimutan daw ng Diyos yun.
In a way, yes. In a way, no. No? Parang sa computer din yan. Minsan yung mga, kaya nakikita ko yung mga dating picture nila. Kasi ni-delete ko yung iba kasi parang maliit yung ano. Naalala ko ulit. Kaya hindi ibig sabihin nakalimutan ko kasi andun eh. Kung binura ko yun, siguro wala na sa ano. So alam ng Diyos yung paano balikan yan. Alam niya yan. Yung sa Bible na pinang forget your sins no more, yung mga ganun. Ano yun, figuratively speaking. Amen? Yeah. Hindi siya talaga nung ang Diyos, naging ulian yun. Parang ganun yung kantang isa. Pero again, ano yun, figure of speech. Kaya ang dapat, parang ito tayo, dapat parang verse to tayo, ano gagawin natin? Magsisi na agad at magsorry na agad. Nakinig ba kayo? Magsorry ka, sabukan yung mga anak, di ba? Gagil na gil sa hatawin ka na sana. Nagsorry ka ng totoo, nakita na sorry ka talaga. Sa palagi mo, hatawin ka pa niyan. Katotawa na yung magulang mo. Kahit saan, actually, nakabangga ka. Mayabang ka ba? Yung isa kaya, tinuluyang ko, yabang eh. Tinuluyan ko. Kung nag-sorry agad yun, ito, sorry, so, wala akong pera. So, sorry talaga. Tapos na yun. Anindihan niyo ba yan? Ganun kayo sa lagi. Lalo sa Diyos. E sabi dyan, Lord, be gracious unto us. We have waited for thee. Yung, alam niyo na may waited na yan. Yung sa leadership, di ba? Ibig sabihin, sumusunod naman sila sa Diyos eh. Yung maganda, pag ikaw kahit paano sumusunod ka sa Diyos, makakatawag ka sa Diyos. Pag hindi, yun ang problema. Kaya nakita yung last time lang, yung nangyari din sa atin doon sa alala, di ba? Pwede naman ako kausapin nun eh. Hindi ako masama, ano nangyari? As hindi, pag sobra na yung tinanim mo siguro, alam mo masama ka talaga rin, hindi ka na mapatawad. Kahit mapatawad ka pa, sa palagay mo hindi na. Kasi, ayun eh, hindi niya alam kung paano siya lumapit. Siguro nga, sobrang wicked or hindi niya alam na hindi siya nagtiwala. So dito ganun din, kaya pag medyo alam, kilala natin ang Panginoon, kahit minsan matindi ginawa natin, pwede tayong lumapit. Amen? Amen. At na-demonstrate na yan dito, alam nyo na yan sa mga nangyari dito. So, pero iba, unfortunately, ewan. So, sabi dito, be thou their arm every morning. Ano yung arm? Parang lakas yan, eh, pag arm. Our salvation, ganun din. Also, in the time of trouble. So, ang Diyos daw ang maging lakas natin, o yung gagawa para sa atin, pwedeng ganun. Yung ating kaligtasan, mamaya, babalik na naman yung kaligtasan na yan. So, yun yun. Kasi isa sa mga pwedeng gawin sa atin ng Diyos, pabayaan lang tayo sa mga kalaban natin, tapos na tayo eh. Pag walang protection ng Diyos. Kahit sa mga sakit, kaya sa yung COVID, di ba? Yung virus, kahit saan nandun yan. Nandito ngayon yung virus, o ba di tayo na virus? Nilalabanan, di ba? Doon yung protection ng Diyos. So, pangit yung takot, matatakotin ka naman. Hingin mo yung protection ng Diyos. Amen? Amen. Next, sabi dyan, and the noise of that tumult of people, at the noise of the tumult, the tumult is parang gulo. Nagkakagulo. Sabi dito, may itong mga taong ito daw, may ingay pa lang ng mga tao, tumatakbo na, fled. At the lifting up of thyself, the nations scattered. Ang tinutukoy dito ang Diyos. Nakakatakot ang Diyos. And then yun, again, yung laging illustration kasi ito sa US eh. Kahit dito, si Pastor, yung, alam nyo, 911, di ba? Yun ang laging kwento ni Pastor, tsaka ni ng mga Pastor sa US. Pambihira daw. Nung nangyari daw yun, kala nila, di siya nag-aayayabang daw. Yung mga churches, wala, parang panti lang mga tao. Nung nangyari yung 911, punong-puno yun ng mga ilang linggo, halos tatlong linggo, apat na linggo. Kasi takot sila, akala mo dahil mong weapon eh, alam mo yung pagtakot, paggalit sa iyo yung tao, gagawa ng paraan yan, biruin mo yan. Eh ngayon, ang balita, inside job daw yun. At may dahilan din, hindi ko alam. So takot sila. So ganyan yan, actually, kaya nga dito, basta malayo tinatakot yung mga tao sa iyo, impyerno, kapausahan, hindi ko nakakol niyan dyan. Kasi tignan mo yung mukha nila, tinatakot mo, parang di naman sila takot eh. Well, di nila alam yung dapat lang katakutan. Kaya tinuturo nga natin. Amen? Amen. Ganyan, kahit mga bata minsan, ganyan yan. Pag matagal na din napalo, parang di nila maalala yung sakit ng palo. Diba? Ganyan yung mga bata eh. Kaya papaalala mo ulit. Diba? Ayan. So, kaya sabi dito, at the noise of the tumult of the people fled, at the lifting up of thyself, the nations were scattered. Ibig sabihin,
parang pinapaalala sa lalo sa panahon natin, alam natin history. Yung todo sa inyo yan. By the time na ano ba yung ano, ayun, hanggang fourth year ba yan? Hanggang fourth year ba yan? Yung makakalimutan ng history class eh. Kahit tulog ako madalas din. Pero at least, inaaral ko rin na konti yan. Diba? Kasi yun yun eh. Ganun lagi yan. Babagsa. May mas magaling. Ganyan lang naman yung history. So yan, yung malalakas na Roman Empire, bagsak din eh. So, ganun. Pag ang Diyos ang gumawa ng paraan, okay? And their spoils shall be gathered like a gathering of the caterpillar, and as the running to and fro of the locust shall he run upon them. So, again, okay, magulat bakit ang ginagamit ng caterpillar, illustration dito, caterpillar, kasi ganun yung panahon nila eh. Wala pa namang, wala pa cellphone nun eh. So, ano ba meron sa caterpillar? So, yung caterpillar, kung hindi nyo malalaman, minsan nandiyan na. Nakikita ko yung halamang ubos na. Sino kumakain ito? Tingnan ko, suyuri. Ang hirap hanapin ng caterpillar. Gulay green din eh. Yung pala, inuubos na. Diba? Ganyan daw. Actually, tinutukoy dyan ang Diyos. So, bigla na lang, uubusin yung halaman. And then, yung locust naman, ganun din. Pag ang Diyos ay inuubos ka, ubos ka. Yung nasasabi ito parang, again, instilling fear sa mga tao. Amen? Amen. The Lord is exalted for He dwelleth on high. Medyo basic, no? Naitataas siya kasi mataas siya. Pero yun ang totoo. Alam nyo, kahit mga bata naintindihan, pag nasa mataas ka, lamang tangkad ka, kala. Sabi nila, pag matangkad ka daw, medyo, sabi nila, nari, ito yung isa, ito yung isa. Kahit parehong matalino yan, mas na ano daw yung matangkad yung sweldo para may negotiate. Kasi ano, matangkad eh. May dating yun. Hindi, again, di lagi ah. So, kaya ang Diyos, kahit mga bata, naintindihan pag sinabi yun, Diyos ay nasa langit, siya yung makapangyarihan, siya tinataas natin, naintindihan natin yan. Kaya again, yung sinabi dito, matakot ka sa Diyos, yung tamang takot. Respeto at saka takot na rin. Okay? Siya yung matalino. Ayun, matalino ako eh. He hath filled Zion with judgment and righteousness. Ang ganda nung sabihin, kahit po sa, kahit saan, yun, maalala ko na naman tuloy yung pastor, yung anak ng pastor, sabi niya, ang higpit naman ng magulang ko, pinapalo kami, pati ang katakarid ko, pinapalo. Simple-simple ko lang, tapos sabi pa naman, ang init-init dito, minsan, pag ginawa kami mali, hindi kami pinapakain. Eh, syempre, yung mga galit, galit yung isang, maraming galit sa kanya, pinagkakaisaan siya, sa video lang yun, ha? Oh, sama naman ng tatay. Sama naman pala ng tatay. Isip-isip ko lang. Pati na mo sa Pilipinas yung mga yan. Ang arte. Anong mainit-mainit. Hindi pinapakain. Sa ating kasina, sinong sinako dito nung bata? Wala naman. No? Next generation pa tayo. No? Di ba? Ang arte naman ito. Sabi, lagi lang pinagbabantay ng kapatid ko eh. Ganun talaga. Anong gusto mo? Ganun talaga. Masama ba yun? Natututo ka nga. Hindi ko ba nasabi yun? Kasi nga, dito, ang Diyos talaga, may, pag may righteousness na kahit sa bahay, may rules dyan. At maganda yun. Pag nasasakal ka dyan, hindi ka marunong. Hindi mo alam yung makakabuti sa'yo. Sabi dyan, ang Diyos, pinuno ng yung Zion ng judgment at righteousness. Hindi ka na magiging righteous kung walang rules. Kung walang implement, kung may rules nga, hindi naman in-implement, walang nakapalo, walang nakapagay, pwede ba yun? So kaya ang ganda rito kung naiintindihan natin. So tuloy ko lang ha. And wisdom and knowledge, yun nga, napansin ko, magaling yung bata eh. Kaso nga, loko-loko. Parang ewan ko dun. Siguro may nakakilala, alam nyo na sa panahon natin ngayon, internet. Amerika pa na, eh. Ganun talaga. Kaya sana kayo, okay, may influensya. Amen, baka nakakita si Stephen, may internet na ngayon yan. Cellphone na. Yung matalino kayo. Pag nakita mo mali na nga, huwag mo nang gayahin na. Amen. Sabihin dito yun. Okay? Tuloy ko lang. Behold their valiant ones. Yung valiant, yung matatapang. Yung matatapang daw, iiyak. Or ihiyaw. The ambassadors of peace shall weep bitterly. So yung sinasabi ko last time sa inyo, di ba yung cry, minsan talagang iyak yan. Minsan hiyaw, madalas. Pero minsan talagang iyak yan kasi kaya may weep naman eh. So parang umiiyak ba yung matapang? Sinong matapang kilala nyo?
Katapang na tao. Sino? Duterte, di ba? Si ano? Si Kibuloy, di ba? Tapang yan eh. Peke naman, tsaka masamali naman. Ngayon, iiyak din yan. Ngayon, kaya hindi ako believe dito sa ano. Kaya tinatawanan sila eh. Ayokong panoorin yung mga Senate hearing eh. So, pero pag ang Diyos, nakita mo na, nagkasakit ka. Ayan, parang si Willie, oh. Huwag kung sino man yan. Sana si Roque magkulong din, no? Kahit makatikim lang ng ano, ngayon sa estrada, ang angas na eh. Ayun mo, magkano binayo doon, nakawala. Si Budots. Ganyan lang yung mga yan eh. Pero kahit na paano, si Roque sana makulong. Roque nga ba? Ari Roque. So, ang tapang mo ngayon, pag tinapatan ka ng Diyos, iiyak ka rin. Amen? Amen. Magka-cancel ka, ganyan. Tingnan natin. Eh, si William daw talagang inaasar nila kasi nung kalakasan niya, ganun, ang yabang daw. Inaasar yung mga hindi nagpapabakuna. Takot mo kayo babakuna ako? Papabakuna, papabooster pa ako. Oo. Sana si Roque din magkaganun eh. Naintindihan ba? Pag ang Diyos talaga. Kaya wag na wag niyong gagalitin ang Diyos. Ito yung mga bata. Ngayon, bata pa kayo, kaya nga pinag-uusapan natin. Iba kasi tinatago po yan. Again, nakikita mo sa TikTok, kaya kung saan man yan. Minsan, nagyayabang nag-skateboard, di ba? Kaya sabi ko siya lagi, paano pakita rin yung mga ano, sumatama yung mukha sa lupa. At yung mata, kasi hindi mo kailangan gawin yung una sa lahat eh. Magaling kung magaling, panoorin mo na lang, yung hagang ako magyayahin. Sayang kaya oras mo dun na ang ginawa ko, hindi mag-ganon. So kaya pinag-usapan natin ang Diyos nakakatakot pag talagang kumilos siya. Amen? Amen! May matalino tayo. Anyway, tuloy natin. The highways lie waste. The wayfaring man, so highway, empty highway. Pag waste, ibig sabihin, hindi na dinadaanan, either ginera, sinira. Wayfaring man, yan po yung mga seaman. Okay, so pag may seaman, may business yan. Pag sinabing wala ng seaman, wala ng business. Kasi nga, sinakop kayo, either ganun or natalo kayo or bankrupt kayo. He had broken the covenant, he had despised the cities, he regarded no man. So yan ang parang sinasabi sa mga husga ng Diyos. Okay? So may mga cities na dati maunlad. Ngayon, para San Francisco daw, napakabaho na daw. May puro bakla pinatira nyo dun eh. So, ganun, wala akong masay kahit sa US yung saan man yan. The earned mornet and language. Pag sinabing language, naalala nyo yung language? Parang, okay, ano ba yan? Ang Tagalog na, parang hirap na hirap maglakad, parang ganun. Dahil either pilay, nasaktan, gutom, yan, may din ganun. Language. So, bakit earth? Obviously, siguro pag hinusga ng Diyos yan, kahit minsan yung pananim, hindi natutubo. May mga ganun po, yung mga gera, sinisira nila yung pananim. Talagang gusto nila sirain yung bansa pag galit na galit sila. Nagawa nila, nalagyan nila ng salt. Paano tutubo yung ano? Ano pa? Lebanon is a shame. Itong tatlong, ano to, apat. Lebanon, Sharon, Bashan, Carmel. Medyo north yan. Okay? So, obviously, Israel to. Tsaka yung Karatig bayan dun. So, Lebanon is a shame and hewed down. So, laging Lebanon, madalas siyang kilala sa kanilang puno. So, kinumpara sila sa puno na pinutol. Okay? Galing itong Bible, pag inaalam nyo lang, inaintindi. Sharon is like a wilderness. Ang Sharon naman, yan ay sikat bilang sa, ano yung Sharon? Yung Sharon po, sikat na sikat yan lagi sa Bible. Yan ay parang plain. Ang gandang taniman. Okay? Yan ang Sharon. Yan, Rose of Sharon, yung binanggit sa Ecclesiastes, Song of Solomon. So, ang mangyari daw, wilderness, paano nangyari yun? Kasi nga, pag pinarusahan sila, amen? Amen? And then yung Bashan and Carmel, parang mga bundok po yan, against sa north ng Israel. So, shake off their fruits, obviously, parang
mabunga sila pero mawawala yung fruits nila. So again, na-picture nyo ba pag kinusgahan ng Diyos sila? Now will I arise, said the Lord, now will I be exalted, now will I be lifted. Again, kasi pag mayayabang po yung mga tao, ang Diyos parang baliwala, hindi siya naaalala, di ba? Eh ngayon, kahit sinong artista ngayon, kahit mayayabang yan, pero nagkasakit yan, natawag din yan sa Diyos eh. Ito lang, kahit mga politiko nga eh. Kahit mga ABS eh, mga ganyan. Sino kaya nga, huwag nating gayahin sila, no? Kasi, sabi, pag may namatay yan, rest in peace. Ngayon, nung naisip yung rest in peace, sirang ka, di mo inisip yung langit, yung pierno. Nung namatayan ka na, saka ka rest in peace. Sigurado ka ba rest in peace yan? Yung tanong. Kaya, he shall conceive shaft. Ano yung shaft? Ano yung shaft? Puro ano to eh, sa farm, ya? Sa bigas. Sa bigas, ito yung inaalis, di ba? Walang kwenta yun, ibig sabihin. Ipa, yan. So, yung magiging anak mo daw, ipa. Ibig sabihin, no? Walang kwenta, walang bunga. Kung meron man, walang kwenta. He shall bring forth stubble. Ganun din stubble, parang ganun din yun. Mga parang basura. Your breath as fire shall devour you. So, hindi nga sino mabaho, hindi nga dito. So, ibig sabihin, nakakita ka pa ng mayabang dahil sa kayabangan niya, siya yung napahamak. Ang daming ganun, kaya okay, mayabang ha? Ganyan yan, yung ito, nainirang ha, pero sila yung mapahamak pag ganun, kasi naiintindihan ng tao, anong klase ito? May problema nga na yung pamilya, lalo mo pang dinagdagan dahil chinismo siya ganyan. So, ingatan niya yan. So, ito, sinasabi sa kung sino man itong mga tao to, I believe, ano rin ito, parang Jerusalem din. Sila pa rin, or yung mga niya, karatig po, basta pinaparusahan ng Diyos. And people shall be as burning of lime, or thorns cut up shall be burned in the fire. So, hindi kayo nakaka-relate siguro kasi lahat tayo masyado. Pero nagusunog-sunog din kayo minsan, di ba, sa bakuran nyo kung mayroong ibakuran. So, yun, parang kinukong pa rin mga taong gano'n. Parang pinatay, walang kwenta, kinalimutan, sinunog. Hear ye that are afar off, what have I done? Nainginig ba kayo? Ang sama ba ng Diyos? Basically, sinasabi niya eh, pinausahan ko sila, pinatay ko sila, inubos ko sila, tapos gusto ko, malaman ng tao yun. Yes. Yung iba, tinatago pa yung mga preacher, huwag natin mag-usapan yan. Yung kabutihan na lang ng Diyos, yung mabuti naman Diyos, pero minsan di mo appreciate yung kapangyarihan ng Diyos. Kung di mo alam yung ginagawa niya sa iba. Again, di natin wini-wish yan, kaya nga natin winawarningan yung mga tao eh. So, pero gusto ng Diyos marinig yun pag hinusgahan nila. Kaya yung buong Bible, ang ano yan, testimony. May mga nagtapat sa Diyos, pero yung mga audio, sinumpayan eh. And again, may remnant. Pero, minapaalam sa atin, parang mawarningan din tayo. Kasi kahit anak na ng Diyos, katulad nga yung anak na ng pastor, pag iniisip ko talaga, hindi ko na nga tinapos eh. Pero ramdam ko yung ano yung rebellion eh. Talagang sama nung batang yun. Isip-isip ko lang. Anyway, hindi ganun Stephen, amen? Mabait yan, Stephen. Sanako, yan. So, makikinig nila yung ginawa ng Diyos, yung parusa kanina-kanina sa iba. Ye that are near, acknowledge my might. So, ibig sabihin, matakot na rin kayo pag sinabi acknowledge, uy, mga pangyarihan pala ng Diyos. Dapat ganun tayo. Hindi may pinarusahan na dito, ay, yun lang pala eh. Ha? Dahil loko-loko siya, nag-drugs, nag-drive, naputulan ng kamay, ay, yun lang pala eh. O kaya nagpaputok, masabugan, o kaya nabuntis na maaga, ay, yun lang pala eh. Hindi, ano, pinabaliwala pa. Kaya sabi, acknowledge my might, kaya kong gawin sa'yo. Kung ano yung pwede kong gawin sa'yo, actually, malala pa. Ay, pag cancer, paano AIDS, ganyan. Loko-loko ka talaga. Kaya acknowledge his might. The sinners in Zion sinners in Zion are afraid. Yan, nakita nyo na, Zion na. May mga kasalanan din. Pero sila'y natakot. Yan yung gusto ko dito. Fearfulness at surprise the hypocrites. So nabanggit natin, mayroon tayo ganyan, di ba? Yung what is the hope of the hypocrites sa Job naman.
So, bakit daw magagalit yung ano, magugulat, I mean, yung hipokrito? Alam mo sa yung hipokrito kasi, pag alam pag sinungaling ka, parang, wala, naisip mo, wala yung pyerno. Wala yung pyerno, wala. Happy-happy tayo, parang kilala o ganun. Matay daw siya, appear daw sila sa Satanas, o ganun, naloloko pa. Ano mangyayari doon pag nakita na sila sa impyerno, talaga sila, magugulat sila doon. Kaya ingatan niyo po yung huwag kayong, kaya ang maganda sa church, ganyan, narinig mo yung katotohanan, salita ng Diyos, reality ng buhay natin. Huwag ka matitisot pag may nakita doon, ay si ano, pinagalitan na ito, karnal, ito. At least nakikita mo, kaysa wala ka dito, namumuhay ka sa fantasy world. Ini-ignore mo yung katotohanan, kala mo, hindi mangyayari sa'yo, pwede mangyayari sa iba. Okay? Kaya gusto kong sabihin niya, mag-surpresa ka. No, sila. Ano, hindi tayo dyan. Anyway, who among us shall dwell in the devouring fire? So ito, papunta na sa positive. Nagtatanong ngayon, kung narinig nyo na yung mga warning, o sino daw yung mga madinirahan sa devouring fire? So mahirap yun. Isang pagsubok. Sino yung makakalagpas doon? Yun ang tanong. Who among us shall dwell in everlasting burnings? Sino? Ayan, naalala ko yung pastor. Ganun, parang talagang pinag, ano sila eh. Pinagpiestahan sila eh. Ganun, tapos, ah, yeah, parang sila, ginasabi, yeah, yeah, alam mo. Eh, mabuti mo lang kung ganun, syempre iba dyan, tinatago yung totoong intention nila. Ah, pinagpe-pray natin to kasi, pero dapat, ano na siya, ganyan. Pinatago pa yung intensyon. Kaya lalong lumalala. Ang lala nung dating nun. So, ganyan ka. Sige, sino daw yung tatagal sa atin? Kaya ang comment ko na lang doon, talagang ministry is not for the faint of heart. Kaya ako, inaanda ko yung sarili ko. Mga anak ko, masawa ko, dapat nanda. Kayo din. Amen? Tuloy natin. So, sino daw yung lalagpas sa pagsubok? He that walketh righteously. Okay? Kasi again, kung maraming pagsubok, pastor, hindi mo kakayanin. Baka hindi ko kayanin. Magloko-loko na lang kaya ako. At least, hindi ako pag-iinitan ng mga loko-loko. Kasi loko-loko rin ako eh. Mali rin. Eh, paano pag-initan ka pa rin? Eh, alam mo na, yung mga yan, mag-tripang ka lang. Kala mo ba, i-spare ka niya mga yan dahil kasama mo? Sila-sila din ang mga titirahan dyan. Alam niyo ba yun? Oh. Kaya ngayon, hayaan mo na silang pagtulungan ka, pero lumakad ka lang sa katuwiran, ikaw daw yung magso-survive. Okay, ano pa? Ito mga positive na to. Kailangan i-take natin to. So, dapat righteous ka. Pag sinabing walk it, lumalakad ka. Yung buhay mo, maayos. Okay, at least magsikap ka. Hindi yung inakatamaran yung mga gandang bagay, mabuting bagay. Speak it uprightly. Yung salita mo rin, ganun. By the way, na, minsan, may napansin daw sa mga post nyo, ha? Bagay iba, bago pa, pero iwasan nyo na yung mga post-post ng ano mong kadagawang post. Balagi misa, para sa inyo kasi misa, parang laro yan eh, no? Ngayon mga sa amin. Pag may bagong picture si Facebook, siyempre gusto mo subukan. Ganyan yun, parang di mo subukan kasi pinapamukha siya, lagi nandun, kaya inaalis ko na ngayon eh. Ayaw pa rin eh. Dati naaalis ko na yung my story sa taas eh. Ngayon, may pag-birthday, talagang di mo alis. Ano ba ito? Asan ba ito? Okay, pag nagpo-post kayo ng gano'n, iwasan nyo yung mag-post ng ano-ano. Okay naman yung picture, basta kasi yung music nyo, ano. Diba? Ayan, di ba? Kasi wala kang mga feeling ano dun eh. Rescue the perishing dun, sigurado. Hindi ibigay ni Facebook dun. Okay? Nasabi dito, pag lumalakad ka ng matuwid, dapat wala kang ganung sumasideline pa. Naintindihan niyo ba? Kasi again, mga bata, naintindihan namin kayo. Yung sabihin, pastor, eh, laro lang na yun nga eh. Kahit yung TikTok, laro lang sa kanila yan eh. Asayaw-sayaw, lalandi-landi. Laro lang sa kanila sa umpisa yun. Pag napansin nila, mas marami siyang view. Ba't kaya? Kasi bastos yun eh. Ako na rin. Hindi mo na ma-distinguish yung bastos sa hindi. Ganun yan. And he that despiseth the gain of oppression. So again, ito yung mga positive, ha? So una, walk it righteously, speak it uprightly. Pag nagsalita ka, walang lalabas sa bibig mo or sa post mo. Ganun na ngayon, eh.
Hindi na sabihin ko pati sa post mo, ay nag-post yan, no? Di, syempre papakinggan ng iba, di naging makamundo pa yung iba. Ah, ganyan pala yung baptism, ganyan ang music. Diba? Hindi yan ba? Amen. Yung sinasabi mo, matuwid. Tapos, ito yung pangatlong maganda daw, he despised the gain of oppression. Ano yung gain? Parang kumikita. Ano yung oppression? Nagpamalupit. So, sino ba yung mga ganyan? Ako, pag may narinig ako minsan ganyan, kunwari, mga boss. Diba? Tinatawanan kayo niyan. Hoy, kilala mo ba si, kunwari, tao ko si Ezzy. Binigyan akong trabaho, hirap na. Hoy, si Ezzy, hirap na, tinatawanan pa tayo niyan. Alam niyo ba yun? Eh, minsan kasi wala naman tayong magawa eh. Eh, mga politiko. Ano, sinong pagpipilian mo? Banda mo lang, magkakampi rin yan eh. Ay, pinipili ko. Kung ikaw daw o ako eh, pareho naman sila si Raulo. Ikaw kasi hindi mo rin alam. Pinatawanan pa tayo niyan. At lalo na, ganyan na, ito kasi gain eh. Kunwari, binentahan ko na kami ng Brother Jays, nagbibenta kami ng bigas, kunwari lang. Binentahan ko kayo ng bigas, eh wala ka nang ibang bibili ng bigas, kundi kami, kunwari, hindi bibigyan kita ng mahal. Hirap na hirap ko nung, natawag pa kami, tingnan mo yung mokong na yun. Wala namang may ibang mabibilan yun. Yung mga malaking bangko, kahit sinong malaking, di ba? Yung mga monopoly na tinatawag. Saan kaya tayo kakain ngayon? Ako, ako yung may-ari ng Jollibee, McDo, ate. Ano yung may-ari ng Jollibee, McDo? Magkakatabi pa yun eh. McDo, Chowking, tsaka Greenwich. Tsaka Mang Inasal. Lahat yun sa Jollibee. Kahit saan ka kumain dyan, ako kikita eh. Di ba? So pag minahalan nila, ay minahalan dyan, mahal naman. So in a way, ino-oppress tayo. Okay? So ngayon, sino ngayon yung sinong galit doon? Dapat lahat tayo. Dapat. Kaya ito yung kaya pangatlong magandang bagay dito. Despised the gain of expression. Isipin, hindi tayo natutuwa doon. Amen? Amen. Ay, hindi. Kampihan ko na lang siya para ako din maging, ano, loko-loka rin. Kaya tinutukoy dito, kung sino daw yung makaka-ahon sa mga persecution, yung upright, huwag kita speak it uprightly, and then, ayaw mo nang ganun. Kasi actually, pag gusto mo yun, sasama ka doon in many ways. Kahit yung mga kulto, nagkakopyahan yan. Napansin niyo ba yung mga kulto? Nagkakopyahan yan. Ay, ang galing ng mga Pentecostal, oh. Yung Catholic parang pinakamagaling dyan. Pinakita, ang galing, oh. Ang galing nilang manloko. Ito yung mapasin mga bata, ganyan-ganyan. Praise the Lord, kunwari. Wala naman sa Bible yun. Gayahin din natin. Yan, ganyan yung mga kulto. Kaya huwag kayong magtataka tayo dito. Hindi tayo manggagay. Iniisip natin lagi. Dapat natin nga, biblical ba yun? Eh, nasa Bible po yan, ganyan-ganyan. Eh. O, di ba? Babasahan ka dyan sa Psalms, ang layo naman. Make a joyful noise into the Lord. Kaya kami, talaga nag-araklakan kami. Noise. Alam mo yung sabihin ng noise? Merong noise na gano'n. Noise nga yan sa panahon natin. Pero noise kasi, ibig sabihin lang ng noise. Sa Bible, pag sinabing noise abroad, ano yung sabihin nun? Maingay? Ibig sabihin lang narinig. Di ba? Yun naman noise eh, narinig, di ba? Doon minsan talaga maingay, pero minsan, eh lalo mag-praise the Lord ka, maingay ka, gusto mo ganun? Kaya mamaya mabanggit yung solemn dyan. Kaya tayo solemn tayo dito, amen? Pag sinabing solemn, seryoso, matured, di ba? Mga bata, gaganyan po. Marami na sila na-attract, pero hindi tayo dapat ganun. Hindi ibig sabihin maraming tao, masaya. Anong klaseng saya ba yan? Okay, nabanggit ko lang kasi mamaya may mababanggit itong solemn. Hindi nyo nabasa. He that walketh righteously and speaketh upright despite the gain of oppression, shaketh his hands from holding of bribes. O ano man yung, alam nyo na yung bribe? Ito ay suhol. Alam yung suhol, mga bata? Kunwari, ganito. Ano ba mga saan ka nagsusuhulan? Teacher, estudyante. Ma'am, ang ganda mo talaga. Ito yung ano. Bawal nga dapat yun. Ngayon, ginagawa na nilang. Ini-institutionalize na nila yan. Dati, bawal yan. Sa amin, may mga corporate governance yan, bawal yan. Kung konti lang, okay lang. Pero, huwag mong papabura kasi kahit mas magaling ito,
Kaso si itong isa, nagre-regalo sa akin, laging nangiti, laging, sir, ganyan. Taasan ko yung grade. Nakita niya ba yun? Suhon! Pag mabuti ka daw, hindi mo hinahawakan yun. O ito, itong 5,000, itong 10,000 ngayon, hindi na 5,000 ngayon eh. Ganyan yung usapan dyan sa mga pag napunta ka ng ano. Yeah, si nabalita niyo ba yung kay Alice Guo daw, ilan yung binibigay? 200 million? Eh galing nga China yun eh. Kayang-kaya nila yun, parang gumawa tayong tanga. Ngayon, eh, hindi ko alam anong mangyayari dyan, pero ganyan po yan. Kapag ikaw matino ka, sinusuhulan mo ba ako? Hindi mo tatanggapin yun. Amen? Amen. Magandang yan sa mga batang to. Kasi pag nagtabahaw na kayo, ganyan yan. Ikaw ang, ano, ikaw ang mamimili niyan. Walang ibang mamimili sa'yo. Kaya dapat pala ngayon pala, alam nyo na. Pag nakisakay-sakay ka sa ganyan, di mo alam, palalim ka na ng palalim doon. Lalo sa gobyerno, again, nawaningan ko na kayo. Hanggat maaari, maganda sa private sector kayo. Doon meron din yan, pero still, mas malala sa public. Anyway, ano pa? And stop it his ears from hearing blood. Nakikinig ba yung blood? Kung sino mahilig din sa UFC? Uy, ginulpi nga pala, no? Dugo-dugo yung mukha. Oh, ay, ganun. Ano rin natin? Tapos magboboto ka pa. Sinong gusto yung next maglaban? Yan. So, Pacquiao, tulog. Oh. Tuwan-tuwa ka pa doon. Matuwa ka ba pag gano'n? May iba sa atin gano'n lang, mga lalaki kasi may gano'n tayo instinct eh. Diba? Pero sa Bible, hindi gano'n dapat. Handa ka lumabang, pero hindi ka natutuwa doon. Dapat gano'n, hanggat maaari iwasan mo yun. Amen? So again, pag hearing blood, para lang sa hindi medyo familiar, pag blood, buhay yan, diba? So obviously, ang negative dyan, pag may nasasaktan, may namamatay, pwedeng inuhututan, parang ganun. So ayaw mong makinig daw yun. Positive tayo, nasa positive tayo ha? Yung tamang gawain natin, huwag kang makikichisis pa. Sino bang ano ngayon? Sino bang anong nangyari kay Pacquiao? Tulog ba siya? O gulpi ba? O... Ito nga pala yung picture nung ano, tuwan-tuwa ka pa dun. O kaya yung mga yung mga inaasar natin sa bakuna, iba naman yun, kasi nga minsan. So, pero minsan, ganun nga tayo, di ba? Pero balance lang, okay? Especially pag may ginawa kasi nga, naiging example din naman sila, di ba? So, pero huwag nating, ayan. So, especially yung blood, kasi naalala ko, kasi sinabing, his blood shall be upon his own head, ano yung sabihin nun? He deserves it. Ayan. Ganun yung sabihin nun. So, huwag tayong matuwa kung hindi naman deserve, hindi naman niya deserve, okay? Pero ang deserve niya at talagang kalaban ng Diyos, bahala siya. Amen. Ano ba? Last verse na to, sabi, and shut it his eyes from seeing evil. Ganun din. So ayaw mo dapat narinig yung mga masama, ayaw mo rin nakikita. Eh panoorin natin, oh. Ilang beses mo nang pinanood yung ano. Iba, ganun eh. Sinapak na. Panoorin ko ulit. Iba naman, ganun mga... Kaya yung mga Muslim, yung pinapakita sa atin, pinupugutan yung ulo. May kasi may tinatanim sa inyo yung takot. Ganun yan. Iba naman, ganun din naman. Yung maraming way para yung ibang tao is ginagawa yan. So, wag na wag. Kung alam mong napasama ng iba, yung sa akin, ang hirap kasi, kailangan kong bigyan ng illustration eh. Pero pansinin nyo, pagkaya magkakwento ba ako sa iba, alam mo ba nangyari ganyan? Hindi ko makikwento sa inyo yan eh. Hindi ako natutuwa doon. Kasi, preacher ako, kailangan ko minsan examples. Okay? So, kahit sa dahil, tatanungin nyo, wala akong ganyang kwento. Anyway, so, pag alam mo ng masama, wag mo nang tingnan, wag mo nang, kaya, ano mo na yung mata mo, yung sabihin. Okay? So, tuloy natin, I shall dwell on high. Ito na, yung tao daw na, nabanggit natin dito, yung positive, righteous, upright, ayaw ng oppression, lalo yung gain of oppression, yung bribery, yung hear the blood, seeing a fever. Pag ganyan ka daw, he shall dwell on high. Naalala ko yung mga tayo, nasa mababang lugar tayo, eh, di ba? Ano yung magandang lugar? Medyo mataas, lalo pag baha pinag-uusapan, di ba? Na Brad, mataas dun. Eh. Tinignan ko yung Noah, Brad. Eh. Alam mo yung Noah? Project Noah. Ayan, sino ba? Nang
may mga binabang part doon sa kahit sa Antipolo, pero at least sakaling ano talaga tayo dito, ubos tayo, lubog. Anyway, sa lupa lang yun, sana sa langit mataas yung ating kinalagyan or spiritually. Sabi dito, pag ikaw daw upright ka, para kang nakatira sa mataas. Okay, katulad dito, kung sino sa palagay nyo, mayroon naghahunting dito, may mga bakla dito, naghahanap ng ano, papalabas sa TV, kunwari. Hindi naghanap siya ngayon dito sa Baybay Sapa, tsaka sa San Mateo, Montalban. Eh, nakita niya si ano ngayon. Kunwari lang, eh, maganda to, kunwari, itong apat na to. Sample lang, ha? Kunwari lang, ha? Ay, nakita niya ito, medyo backslider itong isa dito, kunwari. Ay, pwede ito, di ba? Eh, grabe, situation ako. Wala, i-opera pa lang natin yan. Hindi na papayag yan. Sumbong pa tayo niya. Di ba, nakita niya, lalayuan ka na. Yun yung parang hindi ka maabot, di ba? Hindi kita ma-reach. Ang taas mo, his place of defense shall be the munitions of rocks. Yung namin munition, parang yun yung gamit pandigma. Ang bilis ng oras, ha? So, parang yung depensa mo daw, parang matibay. Kasi nga, upright ka eh. Upright. Diba? Hindi ka mababribe. Diba? Yan. Kaya dapat ganyan tayo. And then, bread shall be given him, his water shall be pure. Assure. So, ang hirap minsan ng ano, diba? Mawalan ka ng tubig. So, tayo kuha ng tubig. Parang nung nagbaha, pagkain, ang hirap. Nag-aagawan. Pero pag ikaw daw upright ka, again, pwedeng spiritual daw, kahit mahirap ka, ibig sabihin nito, spiritually, ang taas ng kalalagyan mo. Intindihan ba? So, hindi ka mauubusan. Ito, kinumpara ni Jesus siya na waters, di ba? Living waters. So, ganun din, yung bread, ibig sabihin, pagkain. So, hindi ka mauubusan. By the way, totoo rin yan sa trabaho. Pag matino ka, hindi ka basta-basta matanggal. Alam niyo ba yan? Hindi ka magutom. Thine eyes shall see the king in his beauty. Isa pa yan. So again, yung mga sikat na tao, hindi agad yan ma-approach ng ibang tao. Pero pag matino ka, makikita mo siya. Obviously, ang ano dito, ang nag-aano yan kay Jesus at saka sa Diyos. Diba? Yung iba, hindi makikita, simple ano sila eh. At even dito, minsan kaya, ba't lang makita ang matinong pastor? Sino ba hinahanap mo kasi? Ano ba hina... Diba? Sa alam na yung matinong hinahanap mo, hindi eh. Kaya yung may makilalang gano'n, patalon-talon dito, mali pa rin dito. Either yung pinalangin, hindi ka nag-gravitate doon. So anyway, kung sino man tong king na to, basta parang hinilarawan, ikaw, makikita mo yung, by the way, yung concert daw, di ba, yung mga nasaan dyan, ang mahal ng bayad yan. Kasi kitang-kita mo yung ano eh, kung sino yun eh, wala naman kwenta yung mga yun eh. Pero pag yung maayos sa tao, namamasdan mo, blessing yun. Amen? They shall behold the land that is available. Bigla namang lumayo. Anong positive sa land na malayo? Ha? Obviously, good land doon. Hindi na sinabi. Pero alam nyo ba na minsan may mga lugar, kahit mag-isos kayo, may mga lugar na pinagpala eh. Okay? So, obviously, ngayon, ang dali na niyan eh. Actually, kapag nag-commercial yung mga yan, kaya kino-commercial nila, maganda yung policy sa amin dito, mababantas, maganda. Kino-commercial nila, gusto nila maraming mag-immigrate sa lang matitino. Ganun lang yun, kasimple. Kung kaya nyo, may pera kayo. Kung matalino kayo, doon kayo mag-migrate. Parang ganun ang ano yan. So obviously sa atin, ayan ay, either langit or yung kalooban ng Diyos sa'yo. Malayo pa, nakikita mo na. Amen? Yeah. Kaya nakikita nyo na ba yung future nyo? Anong future mo? Hindi. Nakikita niyo yan eh, di ba? Gagawin ka maayos sa pamilya, mahirap lang kayo, pero maayos, hindi katulad ni Tisakino or something, di ba? Hindi ako maluloko ng tao kasi itiwala ako sa Diyos. So, nakikita mo yung future kasi matino ka at maganda, kahit malayo pa yun. Talaga yan, thine heart shall meditate terror, where is the scribe? Okay, amen yan. So, thy heart shall meditate terror. Ito parang ano siya eh, medyo balance yan, no? So parang sa atin pa rin, parang pinapakita na dapat maintindihan mo ay parang kanina earlier, yung Diyos dapat may takot ka, yun ang sinasabi dyan. Iniisip mo rin yan, hindi yung anong gagawin ko sa buhay ko, bahala na, masarap pa talon na, walang takot, ang tapang ha, hindi. Isa, kailangan mo rin maintindihan ano yung mga pwede mangyari at negative.
Kaya sabi dito, where is the scribe? Where is the deceiver? Where is he that counted the towers? Ito daw yung scribe, again, yun yung mga parang mataas na tao, magaling, matalino, deceiver, counted towers. Ibig sabihin parang, nasan sila? Alala ko, medyo kinoto sa New Testament eh, ni Paul. Where is the scribe? Diba? Ibig sabihin, yung mga matalino, sa halip na makita nila yung dapat nila makita at inaasam nila, hindi nila maintindihan. Alala niyo yun? Hanapin na nga natin. May time po ba tayo? Where is the dispute of this world? Parang ganun yun eh. Romans 1. Yan. Where is the wise? Where is the scribe? Okay, parallel, di ba? Where is the disputer of this world? That not God made foolish the wisdom of this world? So ngayon, ang yayabang niya mga yan kasi feeling nila, kaya nila, alam nila yan. Pag sinabi ko, nasa na sila? Ano sabihin nun? Hindi na makita, hindi na mapagyabang. Ganun yun. Ay, balik tayo dito. Nasa na sila? Wala na. Ngayon, actually, ito yung positive eh. Sabi, thou shalt not see a fierce people. Itong mga description na sa verse 19, ito yung mga description pag tinatakot sila ng Diyos. Kasi, ang hirap, mananakop sa'yo, hindi mo alam yung language. Sabi, malayo, pinanggalingan ito, papatayin tayo ito, makakatakot, di ba? Na hindi ka sa'yo, please, huwag mo akong saktan. Ano? Hindi ka maintindihan nun eh. Sabi dyan, ang positive doon, hindi mo lang makikita yun, a people of deeper speech than thou canst perceive, of stammering tongue daw can't not understand. Actually, yun daw yung ibig sabihin ng barbaric eh. Sabi nila, kasi hindi ko maintindihan yung taong to, kaya barbaro yan. Kasi barbaro yan, gano'n, di maintindihan. So, maganda rin ito, positive, pag ano daw, hindi nung darating sa'yo. Ngayon, bakit yung ibang taong sinasakop na ibang bansa? Eh, yung ibang bansa na siguro may resources naman sila doon. So, parang judgment ng Diyos siya madala sa Bible, gano'n. Ganun yung Russia, ang laki na ng bansa nila, mananakop pa. Kasi meron, nabanggit ko sa inyo ng Sunday yata yun, di ba? Meron silang, ano yan eh, malalim yung hidwaan yan. Ukraine, tsaka ng Russia. Kaya nagpatong-patong yung dahilan, kahit malaki yung bansa nito, nasakupit pa yung maliit. Judgment ng Diyos yun. Okay, medyo mabilis ako ha. Lapit na to. So, ang dapat natin gawin, look upon Zion, the city of our solemnities. Kaya pasok yung Pentecost, gusto nyo, ang masaya ganito. Pansinin nyo yung mga mature na tao, hindi gusto ganon. Ang mga ganon, yung mga gustong kalimutan, yung kasalanan, tsaka kalungkutan nila, di ba? Sino yung mapupunta ng mga party-party? Masaya mga tao ba yung mga party-party people? Kaya nila gustong masaya lagi, kasi malungkot sila. Yung mga mature na tao, yung mga hindi gusto niya mag-loko-loko. Gusto lang niya yung mga banggitin dito. Ito daw po yung place na pinakapangako sa kanila na maganda. Ano yung meron doon? Una, solemnity. Sabihin, tahimik. Tingnan natin yung definition ng solemn. Ang ganda nito eh. Pag sinabing solemn, seryoso. Kaya music natin dito, solemn. Amen? Do pero kahit sa atin may mapapasok na ano diyan eh, mga composer kasi napa. Marked by invocation of the din yan. Marked by observance of established form of ceremony din niyan. Ito. Awe-inspiring, sublime. Ano yung sublime? Perfect 'yun. Awe-inspiring, wow. Di ba mas gusto natin pag mature tayo ganun, di yung patawa. Kaya sa atin sa church natin, I hope at I believe, kaya nananatili ka dito, ano nakikita mo dito. Alam niyo yung ginagawa natin, kantahan. Pero alam niyo yung ginagawa natin, aral ng salita ng Diyos. Pag tumagal ka dito, I believe yun ang gusto mo. At okay yun. Kasi kontento tayo doon. Another week, salita na naman ng Diyos, in-expound pa, inaral. Okay, sabi dyan, no? Marked by grave sedateness and earnest sobriety. Makabaligtaran po ng sobriety, lasing. Happy-happy, ganyan. So, mas gusto natin yung mga mature na tao, ganun. Actually, kahit unbeliever yan, ano yung anong music ng mga unbeliever, basta matalino ka na, businessman naman yan. Gusto ba nila yung mga ano, yung rap? Manap ka ng pangit? Hindi. Kahit unbeliever yan.
alam nila yon, gusto nila classical or something, bakit pa nga yun? Maganda, mga hymns. Instrumental lang. Again, kung mananong pala tayo yan, syempre, salita ng Diyos, hymns. So, ganun tayo dito. Sinasanay na namin kayo, bata pa kayo. Utang na lobo kayong, hymn na naman. Pag may problema ka sa hymn, again, alaala ko tuloy yung anak ng pastor na loko-loko. Alam niyo, Paul man niya, long hair na. So, alam mo agad, worldly na yung taong to. Kaya yung mga matinong Kristiyano, alam mo agad, kahit ano pa sabihin mo, hindi na maniwala sa'yo eh. Kitang-kita sa'yo, rebelde ka eh. Tapos pati mga t-shirts na sinusunod, kung ano-ano. Kita niyo yun? So, pag matino ka, gusto mo matinong music, matinong usapan, kaya balik tayo dito, gusto mo pag, kahit lugar, di ba, gusto mo ba yung lugar mo, puro tambay dito, party dito, mga bakla dito, yun mo nun. Again, kung ano mo, afford mo. So, kaya again, yung mga, ano yung mga binibiling mahal na property doon, di ba tahimik? Yun, gusto nyo yung mga mature na, gusto nga tahimik. Kaya na, solemnity, Dionysus, si Jerusalem, in quiet habitation. Gusto mo ganun, kasi magpapahinga ka nga, alam mo, matanda ka na. Gusto mo maingay na lugar, may nagkakaroke dito, may nagusuntokan dito, gumuran dito. Siyempre hindi. Sa mga depressed area yon. Ito maganda pangako sa langit po to, by the way. Kinukumpara. At tabernacle, naalala yung tabernacle. Iba dito, natapos natin Hebrews. So ano yung nilalaro sa tabernacle? Naalala nyo? Si, ano? Nabuta mo ba yung Hebrews series? Hindi na. Ayan. So, sino yung lahat ng Hebrews na describe doon? Langit, si Jesus. Ganun po yun eh. May mga picture doon, pati yung kultina, pati yung ano, may kinalaman yung kay, sa Diyos, tsaka sa langit, tsaka kay Jesus. Mga kulay noon, yan. Kaya gusto natin, ito daw, yung tabernacle na to, shall not be taken down. So either temple yan, pero actually sa Bible, actually yung temple kasi hindi na ganun ka-perfect yun eh. Alam niyo bakit? Kasi yung tabernacle, ang Diyos mismo nag-instruct, ganito yung material, ganito yung sukat. Kaya nabanggit ulit sa Hebrews yun, and then dito rin. So mas maganda yung tabernacle, kalooban kasi ng Diyos yun, pinipicture ng Diyos, righteousness ng Diyos. Pero ito daw, hindi tinatanggal. Kasi nga naman, pag tinatanggal, parang temporary lang, di ba? So ito hindi na natanggal. So again ha, langit po yung dinidescribe dito. Sunod pa ba kayo? Lapit na po tayo. Not one of the stakes. Yung stake, yung tinatayo. Wala nang tatanggalin doon. Ay, langit yun eh. Wala, perfect na yun. At maalisin. Yun ang gusto natin. Neither shall any of the cords, yung mga tali-tali doon, shall be broken. Okay? But there, the glorious Lord will be unto us. Ito na. So, pinipicture ang Diyos. Anong klase daw ang Diyos? So, maganda to, obviously. So, pero, yung mga, again, kinocorrelate yung magandang bagay sa mga bagay na common, okay? So, maganda ba yung broad rivers and streams? Kasi sa Egypt, yung Nile, doon sila nabuhay eh. So, doon ang buhay nila. So, pag, again, pag malapit sa ilog, sabay tayo, sobrang lapit naman kasi. But anyway, pero doon sa mga nagtatanim doon eh. Ngayon ito, nag-jogging kami doon. Ang bunga eh. Ba't kayo nagtatanim dito? Una, libre. Pangalawa, kahit bahain sila, ilang, naka-ani na sila nun. Ganyan po yung river. Paano pag malaki pa? Blessing yun. Okay, ganun daw ang Diyos. Wherein shall no gully with oars. Ano yung gully? Tsaka yung galan po, magka-relate yan. Ito po yung mga, yung iba naman ang kinakatakutan sa Africa daw, ang kinakatakutan. Pag marami namang waters, ano kinakatakutan doon? Alam nyo ba? Ha? Mga? Buhay. Pwede rin. No? Mentor si ship eh. Yung ship eh, po yan, mga pinipicture niya, mga pirata. Okay? Pag sinabing galley, parang galleon trade. Nalala niyo yung lesson? Galleon trade. Di ba? Yung mga malalaking barko daw. Meron yung kanyon, yung oars. Yan yun. And neither their gallant ship passed thereby. So, itong sinasabi nito, yung Diyos, ang tinutukoy dito, walang violence. Alam nyo, kahit may mga lugar na kaya naman umunlad, pero una, sabi nga nila, dinilig ng dugo yun. Ibig sabihin, ang dahing pinatay dyan. Alam nyo ba yon? Pero pagkalooban ng Diyos, walang kailangan patayan dyan.
Nakasunod pa ba kayo? Kaya maganda tong tinutukoy na dito. Isabihin, maganda, mapayapa. And then, the Lord is our judge. Kaya nabanggit dito yung title natin. Amin, ayan ako ulit ha. Taposin ko muna yung dalawa. So, ito na naman. Ito pong tacklings, mga ano to eh, mga terminology, huwag kayong ma-intimidate kasi mga hindi natin ginagamit madalas. Okay? Katulad ng galley, oars, galan. Yung tacklings, ganun din. Sa ship din po yan. Ito po yung kanali. They could not well strengthen their mast. Ano yung mast? Ganun din. Ito yung naghahawak ng sail. Mga poste nila doon. So, kaya tumitiba yun, tinatalian. Kaya, pag sinabing the tacklings are loose, kasi maluwag, ibig sabihin, hindi na makakasugod yun. Ibig sabihin nun, they could not spread the sail. Kasi nga, maluwag na daw yung tacklings. Ibig sabihin nun, then is the prey of a great spoil divided. So, ibig sabihin, hindi na sila makakapanakop, hindi sila makapambuli, hindi sila makapanakop. Kasi nga, dinidescribe nga ng Diyos sila, wala nang gera. Kasi talo na yung mga bully, yung mga mananakop. Sabi diyan, the lame take the prey. So yung, alam nyo na, yung pilay, sila pa yung prey, parang yun yung spoil din, parang sila yung makikinabang. So madalas ay hindi, yung mga malalakas na nakikinabang kasi natalo nila yung kalaban. E kaso pag wala nang kwenta yung kanilang gamit, makikinabang yung mahina. Okay, so biblical po yan sa New Testament, ganun din. Nakabasa natin kanina, di ba? Where is the scribe? Where is the wise? So, pag ang Diyos na naghari, parang wala nang ano dito, wala nang bully dito, walang loko-loko dito. Ngayon, China ngayon, kaya loko-loko yan ang China eh. Walang Diyos yan eh. Kasi ngayon, may mga propaganda rin sila. But anyway, US kasi medyo ganun din. Anyway, kaya huwag natin gayahin. Ito yung abangan natin sa ating ano, pangarapin natin yung langit. Amen? Last, mababalikan ko yung ating title ha. And the inhabitant shall not say, I am sick. And the people that dwell therein shall be forgiven their iniquity. Yung pala yung maganda dito. Alam niyo sa Bible, tsaka sa Diyos, laging pasok yung usapan ng kasalanan tsaka kabutihan. Tandaan niyo, kasi alam ng Diyos, mga kasalanan tayo eh. At hindi tayo mapatawad, hindi tayo papalain kung mga kasalanan tayo. Yun. Kaya kailangan mo nang patawarin, kailangan siyang pagalingin. Yan ang pinipicture dito. Kasi pag may kasalanan ka, parang may sakit eh, di ba? Kadiri ka, mahina ka. Ano yung mga kasalanan? Alam nyo, syunga-syunga ka. Alam nyo, syunga-syunga? Tanga-tanga, fools. Di ba ganyan yung mga kasalanan? Kasi nga, puro iniisip mo, puro pleasure. Okay naman yan minsan-minsan. Pero pag puro ganyan. Mahina ka. So, kailangan mo patawad muna at saka katuturuan. Amen? Amen. Saan mapasok yung ating title doon? Ang tanong, paano nga mangyayari lahat yun? Di ba? Eh, basta, wala rin sana pinapausahan. Kailangan yun. Hindi pwede walang pinapausahan yung makikita yung righteousness kung walang pinapausahan. Di ba? Tsaka, basta, nakakaawa naman sila eh. Di, magtinuo sila. Ganun naman yun eh. Ang Diyos naman pagpatawad, tinuturo niya na nga. Actually, konsensya mo lang. Alam mo na yung masama mabuti. At least yung pinaka-basic. Alam niyo ba yun? Oh. So, kaya kailangan may judgment. Kaya itong tatlong to, ito nga, hindi ko nabanggit kanina, no? Alam niyo, mag-ginaya to ng buong mundo. Doon minsan, tinitingnan ko rin, eh. Hindi nila sinabing galing sa Bible, obviously, di ba? Kasi galing daw kay Aristotle, kasi... Ano yun, nagkataon lang nasa Bible pa, eh. Mas luma pa yung Bible, eh. Kay Aristotle, kung kanino man yun. Basta may mga tinutukoy sila si Socrates ata, yung sino man yan. Kaya so pinupost nila to na dapat ang gobyerno natin, may judiciary, may law, legislative, tsaka may executive. Alam nyo ba ito yun? Nakikinig ba kayo? Sibigan nyo to. Ano yung 3 branches ng government natin, Tricia? Ito muna, ikaw ba? Ikaw. Ano yung judiciary? Yung nagahatol. Nagahatol, okay. Batas. Hatol, tama. Nag-i-interpret ng batas. Ano yung isa pa? Legislative. Ano yun? Gumagawa ng batas. Okay? Ano yung batas? Yung dapat sundin. Ano yung isa pa? Last. Executive. Ito yung nagpapatupad ng batas.
Lahat yung nagkakatulungan. Pero sa ating gobyerno natin, may sinatawag silang check and balance. Hindi pwedeng mas mataas ang presidente sa congressman, senador. May hiwala yan. Kaso itong executive kasi, isa lang siya eh. Meron siyang kabinete, pero siya pinaka-head doon. Pero may kapangyarihan din yung congressman, alam niyo ba yon? Pag nagka-isa, okay? Lalo yung legislative, judiciary. Though in a way, parang mahina yung judiciary, pero actually hindi. Kasi ini-interpret nila yung batas, pwede nilang baguhin niya. Ang alam niyo po yung nangyari sa US, kailan lang, na overturn nga yung ano, di ba, yung abortion yun eh. In a way, ha? So, kasi nagkaroon, in-interpret ng mga loko-loko nung panahon na yon, yung judiciary nila, Supreme Court nila, in-interpret na, uy, okay lang na, ano, mag-abort kasi, paano, mapaham kay nanay. In the first place, bakit mo binuo yan? Yung tanong. So, pag naging, ano, tama ba, yun, di ba, Roe versus Wade. Kaya naging dumami yung batas nila, ginagastos pa ng gobyerno yung abortion, dahil lang doon, kaya makapangyarihan din yan, judiciary. Nakasunod pa ba kayo? Yan. So ngayon, yung tatlong bagay na yan, branches of government, nagtutulungan yan, nag-check and balance din. Pag sumobra yung presidente, impeach yan. Ganun yan. Eh yung, in a way, yung presidente yung pinakamalakas. Kasi nga, tapos na yung batas, eh, gagawin mo na lang. Eh, pwede kang mamili dyan eh. Yung budget, pwede nga. Ano, though yung budget, nakikialam din yung Congress, di ba, tsaka yung Senate. So anyway, ang tanong nga, paano nila naisip yun? Galing naman nila. Dapat may check and balance. Dapat may judge. Dapat may lawgiver. Dapat may executive. Ay, nachambahan nila? Hindi. Kinopia dito yon. Hindi ko pala natapos yung binabasa ko, pero ganun yun eh. In-interpret din yan. Hindi nagkataon yan. Pero lahat sa Diyos, di ba? Lahat yung sinabi dyan, siya yung judge, siya yung lawgiver, siya pa yung hari. Eh, kasi nga, siya naman yung pinakamagaling sa lahat eh. Sundin na natin siya. Siya yung hayaan natin, yung batas niya, ang sundin natin. Una, alamin natin, then sundin. At pag may dispute, kasi ganun katulad niyan, pastor sa pastor, mara, ito, mga member. Eh, pastor, binigay na ng Diyos yung batas, sino mag-interpret yan? Dapat ang Diyos din. Kaya, ay, si pastor dapat, tutulungan ko lang kayo. Alam niyo ba na may mga bagay, hindi mo na mag-decide sa atin eh. Ang kailangan, kaya ko lang gawin, dapat ko lang gawin, turo yung tama. Bandang huli, pag mga bata pa ngayon kayo, nalaki rin kayo eh. Kayo mag-isip pa sa sarili nyo. Kaya iba, umaalis sa church, nagmamalaki, iba. Iba naman, yeah, pag nag-ipon ng galit sa pasto, bahala kayo. Pero, kayo ang mag-decide, bandang huli. Kaya ang ano ko lang, sana tama. Okay? Dahil hindi naman ako yung control freak. Anyway. Ayun, so may kaayusan pag sinunod natin yung structure na binigay sa atin ng Diyos. At again, kahit hindi pa aminin nila yan, ng US at saka ng Pilipinas, andun ang nakuha sa Bible. Nabanggit ko pala ito ng ating seminar, naalala niyo yan? Kasi ito talaga yun eh. Ang Diyos ang judge, maghuhusga. Ito, madalas nakabanggit yun eh, sa Bible, di ba? Husga. Siya yung maghuhusga. Ito sa impyerno, sa langit. Ito yung maraming reward to, konti reward to, walang reward. Siya magsasabi nun eh. Siya yung nagbigay ng batas ito. Alam natin kasi nagsulat nito, kanya to, pinasulat niya. Pero ito yung kanyang batas. Ano yung hari ngayon? Ibig sabihin siya yung kikilos. Ganun din. Bago ka may piliin sarili mo, i-acknowledge mo siya, di ba? Sabi sa Proverbs din nyo. Oh, in all your ways, acknowledge him. So siya yung gumagawa through you. Ikaw yung gumagawa, dapat di ka rin tamad ha, by the way. So, ang Diyos ayaw ng tamad din. Eh, basta may batas na eh. Ano pa gagawin ko? Gawin mo na yung sinasabi ng batas. Yun na yun. Amen? Kaya yung mga mababatas natin minsan, wala na silang yung idagdag eh. May ginagawa, minomodify, dinadagdagan. Pambira pag na-legalize ng mga soggy marriage dito, sinaulo na itong mga to. So, in-establish na yun, paano nangyari yun? Binabago, sinusubukan nila. Again, tayo na mga siyong, ano, democracy, tayo yun. Tayo mamili din ang leader natin. Amen? And the more na maraming ligtas, hindi mangyayari yun. At sabi dyan, He will save us. Ayun yun. So, dahil siya yung judge, siya yung lawgiver, siya yung hari, iasa mo rin sa kanya yun. Again, gawin mo yung dapat mong gawin. Kaya pag di mo na kaya, sino kayo maghuhusga? Katulad nga yan, alala ko yung pastor, anak ng pastor eh. O sino mag-uusga dito? Sabi kasi ni iba, dapat di ka lang pasto kasi yung anak mo si Raulo. Ganun yung charge sa kanya.
Oh. Sino maghuhusga sa atin ngayon? Tingnan natin sa Bible. Eh, puro Bible din yung sinasabi ng mga kalaban. Okay? Paano yan? Hayaan natin ang Diyos ang maghusga. And then, yung batas niya. And then, siya rin yung... Ito, madalas sinasabi nga sa'yo kanina, di ba? Parang konti natin, ibang church, ang dami na. O sino bang dapat parami dyan? Ano bang gagawin natin? Nagyayain natin yung style ng iba. Hindi, bayaan mong Diyos ang magdagdag. Yan ang lagi yung prinsipyo, dyan kasi wala akong makita ang iba talagang ano eh. Tsaka matitinupay yung ano dito pag ganun ang ating philosophy at kalakaran. Okay? So ganun po yan sa ating buhay. Tandaan niya yan. Kakabisaduhin na natin. But the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king. He will save us. Again ha, ligtas na ako pastor sa maraming bagay pa. Sa problema, ayan, ililigtas ka niya. Again, kung siya yung hari mo, siya yung judge, siya yung lawgiver mo. Makikita mo, ang lakas mo. Parang yung magit kanina, mataas ka, di ka basta-basta matatangay ng baha or something. Okay? Pwede comparatively doon. At yung gamit pang armas mong panggera, takot yung iba. So ba ganun? Oh, binubuli ka lang. Tumahimik siya, huwag mong salita niya, huwag mong touch yung Bible. Yung iba, ganun. Kasi takot sa kunin yung support ng iba, ganyan. Anyway, mabilis pa nga nun eh. Naintindihan ba? Panoorin nyo lang, hindi masyado sa YouTube. So, pero napakaganda ng Isaiah, amen? Amen! Basta paulit-ulit naman. May mga bagay na importante, pinapaulit-ulit. So, baka nakakalimutan or kala mo, naintindihan mo pala, di pala. Kaya inuulit-ulit. So, nakita natin yung bago ngayon sa chapter 33, yun nga. Nag-uumpisa yan at nahuhulma yan. May righteousness kasi may judge, may hari. At may lawgiver ang Diyos yun. Okay? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. At dito pala nang galing, Panginoon, yung mga ginaya, ng mga bansa, na kahit paano, nakita namin yung fruit niyan. May check and balance, maganda, Panginoon. Hindi umaabuso yung mga leader. Kung maayos po yung, again, yung tatlong branches na yan, nagtutulungan, nag-check sila, Lord, na hindi walang aabuso dapat. So, I pray na manatili po yan. At least, yung mga bata dito, maintindihan kung gano'ng aganda yan. Ipaglaban po namin sa aming bansa, kung saan man yan. Pero ang importante sa lahat, makita namin na yung pala'y galing sa inyo, yung structure nyo, na kayo nag-form. Ginawa niyang halimbawa sa amin, hindi niyo kami pinipilit, but kung matalino kami, makita namin structure, napakaganda pala, at nakita na nga namin. So I pray, lalo pa Panginoon, dahil sa lupa, pwede pa rin magkutsabahan yan, depende, mga usapan nila. Pero kayo pala yung hindi pwedeng i-bribe, hindi pwedeng lokoy Panginoon, kayo mataas, hindi kayo papailalim sa mga tao, lakas naman yan. Yun yung lagi na ipicho sa puso Panginoon, tiwala kami sa inyo. Ultimately, kayo po yung maghuhusga. Kailangan po, Lord, wala niyong bawat isa, patuloy niyo kami sa inyong salita, lalo yung mga talagang itiwala sa inyo, gumaganap na inyong kalooban. Kailangan po, Lord, ingatan yung bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.